cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Ayan. Good morning everybody, good morning Tutor JL, and syempre welcome and good morning sa ating mga viewers sa FB Live at sa YouTube natin ngayon. Tutor JL? Hello sound? Hey, good morning Tutor Bernard. Ayan, buti na lang. No, so naririnig na ako Tutor Bernard, ano? Ayan, nakakatuwa kasi naka-get up pa rin ng ganito, ano? So, alam ko yung mga tutis natin na nanonood ay tuwan-tuwa sa atin ngayon, lalo na ito, ganito ang itsura natin. Ayan, good morning Tutor Nathan. Good morning Tutor Jen. Good morning. Hello, hello. Ayan. Isang Nathan tanging umaga sa inyong lahat, sa lahat ng mga magulang, mga kapwa namin guro at mga mahuhusay na mapeterrific na tutis na nanonood sa atin ngayon live sa ating DepEd Itulay online tutorial. Isang mapeterrific na araw sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong Nathan tanging tutor, Tutor Nathan mula sa SBO Bacoor City. Yes, at ako naman ang inyong enthusiastic tutor na nagmula sa STO City of San Fernando. Makakasama niyo ako mamaya kasama si Tutor Nathan sa Health 3. Ayan, magpakilala ka muna Tutor Bernard at Tutor JL. Of course, kami ang inyong magiging tutor sa PE3 at kami ang inyong mga makakasama para magkaroon ng oversasaya na tutors at tutorial sa P-Session. Ako ang inyong Tutor Bernard. Ako ay mula sa Mercura Aquino Elementary School, SDO Manila. At kasama natin si... Yes, ako po si Tutor JL. Sabi nga nila si Tutor Coco. Ha? Tumama na si Tutor Coco, you know? Yes, ako ang inyong tutor na jolly at lovable from Bustulukban Elementary School, SDO Manila. Good morning. Hello po sa inyong lahat. Tutor Nathan, baka ay, sa tayo so, ang mga ano. Oo, chine-check ko nga dito, di ba, kung ano daw ang costume ngayong araw na ito. Okay, so ang costume natin ay may kinalaman siyempre, di ba, sa ating Halloween. Ayan, so bakit nga ba nag-celebrate tayo ng Halloween? Kaya ang ibig sabihin pa ng Halloween ay syempre may kinalaman ito sa celebration natin, no, sa All Saints Day. Kaya hindi naman ito nakakatakot actually, di ba? Mapeterrific duties.
ito ay isa syempre, no, i-give honor natin yung mga saints natin, 'di ba? Na yumao, 'di ba? At syempre, may kinalaman dito sa ating paniniwala o sa faith natin. Ayan, syempre, binabati natin muna ang ating mga live viewers na nakatutok sa atin ngayon. Ang dami na nila, wait lang. Okay, ang ating mga viewers natin, good morning from grade 3 Masunurin Santo Domingo Elementary School, Minalin Pampanga. Ayan, teacher tutor Jen, talaga Pampanga din ito. Si yes. Carlos Cruz naman ay nagmula sa Balita Sur Elementary School, San Carlos City Division, District 4B, Pangasinan. Sino pa ang ating mga live viewers ngayon, tutor Jen? Yan, syempre kasama din natin na nanonood si Kenji Gadi Ducut. Hello sa inyo, si Gallagher Aguila at si Carl Christian Cruz na nagmula sa Pangasinan. Good morning! Ayan. Good morning! Tutor Bernard, babatiin mo naman ang ating mga live viewers. Gusto kong bumate pero gusto ko yung character ako. Para sa yes! Good morning! Yeah, ano na ba? No? Para masaya yung ating get-up. Eh, no? So good morning, binabati ko sila. Erich Bacani from Balita Sur Elementary School. Good morning, maraming salamat sa pagsubaybay weekly. Nakikita ko doon sila sa ano eh, sa arts at saka sa music natin, talagang active to mga batang to eh. Chloe Amber Bahani from Balita Sur Elementary School and Desiree Gutierrez from San Carlos City, Pangasinan. Hello po sa inyo. Tutor JL? Ayan, gusto ko rin batiin si Maylene Pagbuyo. Yan, from ano to, Ramon District, Ramon Isabela. Ayan, kasama din natin ngayon at sumusubaybay si Dustin Mapue. Ayan, na Kyle Nicole. Ayan, sabi nila, hello tutors. Ayan, binabati ko rin si Luella Angela Tinolos from Bustulokban Elementary School. Good morning po tutors. Hello sa inyo. Ayan. Alright, so syempre, binabati din natin sila Nelly Tan, Kawas Grade 3. Tan Kawas Central Elementary School Sarangani Division. Hindi lang tayo napapanood, our MAPE Terrific Tutors, hindi lang tayo napapanood dito sa Mega Manila or sa entire Luzon, kundi napapanood din tayo mula Luzon, Visayas, at maging sa Mindanao. Kaya may napapanood tayo, di ba? Mula sa Sarangani Division. Good morning po, watching from TCNHS. Hello, JD Iskanda, at kay Grade 6 Kidney Sean. Okay, may naano ata sa ating mga grade 6. Ano, baka naman kasi may kapatid siya na grade 3. Ginaguide niya sa kanyang module. Okay, yan. Walang yung lahat dito sa ating Ito Live online tutorial. Hindi lang pala nakatutok dito sa live natin sa FB ang mga grade 3 MAPE Terrific Tutors natin, maging sa ating YouTube channel. May nakikita akong mga nag-comment. Ayan. So, syempre, may mga aabangan sila sa atin ngayon. Umaga na ito. I'm sure may offers na naman sa atin. Excited na ako sa pito nila Tutor Bernard at Tutor JL. At syempre, ituturo din sa atin ni Tutor Jen mamaya kung paano maging malusog o healthy. Diba, Tutor Jen? Yes. Kaya abangan nyo ako mamaya, ha? Ayan. So, wag na nating patagalin pa, mga MAPE Terrific Tuties. Narito na po, si Tutor Bernard at si Tutor JL sa PE3. Tutor Bernard, Tutor JL, see you later. Tutor Nathan and Tutor Jen. So, mga kasama natin mamaya sila Tutor Nathan at Tutor Jen para sa isa na namang masaya. Nathan Tangi at Gentusiastic, sabi nga nila na health sessions natin. So, sa ngayon, kami muna ang mga kasama nyo ni Tutor JL para sa isa na namang masaya at sa over siksik at liglig na session para sa ating PE3. So ano ba yung ating pag-uusapan ngayon, Tutor JL? Ayan. Ayan. Habang hinihintay natin. So bati muna ako dito, Tutor JL, no? Kasi parang ang dami na nanonood sa atin. So we're good morning to Clancy De Vera. Ayan. So if ever pag mga magko-comment o magpapa-shoutout, ano lang tayo, ilagay natin yung ating school and division para mag-shoutout natin kung saan kayo nanggagaling. Hi to Kim. Tutor Bernard. From Caloocan City. Ayan. Grade 3, Pintalo. F. Benitez Elementary School. So, Manila to. Hello sa inyo. From SDO Manila. Hello sa inyo. Ayan. Tutor Bernard, ang dami-dami ng ano, no, mga tuties na nagko-comment sa ating ano ngayon, sa ating FB Live, na talagang tumututok at sumusubaybay sila. Excited na sila, lalo na yung get up natin ay ganito. No? Natakatawa.
Ayan. So start na tayo, Tutor JL. So ang ating materials again, kami po ay magpapasalamat sa Region 4A para sa kanilang napakagandang materials, reference materials na ginagamit namin for Pivot 4A. So hello po and shout out from sa ating mga kasama sa DepEd Calabarzon. Ayan. So ano ba yung pag-uusapan natin today? Yeah. So ang lesson natin is pagsasagawa ng mga physical na aktibidad. So gaya ng mga ginagawa natin ng mga nakaraang linggo, kahit nasa bahay lang tayo, tayo pa rin ay parang nagpipili pa rin kasi talagang gumagalaw tayo, kumikilos tayo at naglalaro tayo sa ating mga bahay. Ano ba inaasahan natin matutunan ngayon? Ang layunin natin ay yan. Pagkatapos ng tutorial na ito ay maisasagawa mo ang mga physical na aktibidad sa masaya at nakakaaliw na pamamaraan. Okay, so bago yan, siyempre, bago tayo magpatuloy sa ating pinaka-lesson, bibigyan natin ng oras para kilalanin ng inyong mga pinasang gawain at mga outputs ninyo from the last session natin sa PE3. So, Tutor JL, ayan, papakita ang Tutor JL. Ayan, Tutor Bernard, narito na sa screen natin yung mga PE na kamahuhusay na duties natin of the week. Ayan. So, sino-sino nga ba sila, Tutor Bernard? Ayan. So, meron tayo dito si Gallagher M. Aguila. Hello sa'yo. Ayan, palakpakan natin. Bigyan natin siya ng virtual clap. Narito din si Carl Christian de la Cruz and Erich Vanessa F. Bacani, Zia Althea Nobleza, Desiree Gutierrez, Luella Angela Hinolos, and Lobby Amber F. Bacani. Ayan, mahusay mga bata, ah. Bigyan natin muli sila ng virtual club. Ayan, Tutor Bernard, na i-present na natin ang ating mga duties. O, diba? Yes. Active na active. Ayan. Yep. Ayan. Ayan. So, may tanong lang ako dito, eh. May nakita ko ditong pangalan, si Erich Vanes Bacani at saka si Chloe Amber. Magkapatid kaya ito? No? Magkapatid ba kayo, Erich and Chloe? Mamaya tingnan natin kung magkapatid nga sila. Sabihin niyo na lang kung magkapatid kayo. Kasi nakakatawa ang gano'n. Ha? Talagang asuportahan sila sa isa't isa. Tutok-tutok. Yeah. So, Bernard. Yan. Ah, talaga? Okay. Oo. So, marami ako na kayo nababasa ko mga bago kayo iwanan, yan, meron muna akong iiwanan sa inyo na Mappy Trivia of the Week. So ito, isasagutin natin at malalaman nyo ang sagot dito habang kayo ay nakikinig kay Tutor JL. So babalikan ko ito mamaya para sagutin natin, ha? Okay, so ang tanong natin, ano itong salita na kung saan pinagsamang sayaw at awit? Pinagsamang sayaw at awit na ang ibig sabihin ay pagsasayaw habang umaawit. So ito yung pinagsasabay, no, Tutor JL, na habang kumakanta ka o habang umaawit ka, ikaw ay sumasayaw. Ito yung clue natin, 7 letters siya at ang mga given na letters ay A, at saka T sa bandang dulo. Tingnan nga natin kung meron na nakakaalam ng sagot. Okay, wala pa. Titingnan natin yan mamaya, Tutor JL, sa aking pagbabalik. So sa ngayon, ay iiwan ko muna kayo kay Tutor JL para sa inaabangan ninyong pita sa kanyang PE session. So, kita kayo mamaya, mga bata. Yeah, bye, Tutor Bernard. Kita ulit tayo mamaya. Ayan, salamat, Tutor Bernard. Ayan, naibigay na ni Tutor Bernard ang ating mapitriya ngayong umaga nito. Alam niyo na ba ang kasagutan? Kung alam na, naku, isulat niyo muna yan sa inyong kwaderno mamaya. Tatanungin ulit kayo ni Tutor Bernard kung ano ang inyong mga kasagutan. For sure, tama yan. Kasi meron na kayong idea. So, ngayon, tayo ay magbabalik-aral muna. Gusto ko lang malaman kung kayo ay merong natutunan sa ating aralin na nakalipas na linggo. Ayan, o sige. Yan, nakikita ko dito, sabi, pag-awit, matapat, may mga ganun ng sagot sa ating mapitrivia. O sige, mamaya, babalikan natin yan. Ngayon, magkakaroon muna tayo ng balik-aral. So, anong gagawin natin? Si Tutor JL ay magpapakita ng video. Yan. Ito ay pagsasagawa ng kilos o galaw na ating napag-aralan na nakaraang linggo. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin ito sa mamamagitan ng pagpili ng titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na ba kayo? Ayan, handang-handa na sila. Okay, ito ang ating unang video. Ayan. Ano kaya ang tawag sa ginagawa ng bata na nasa video?
Ayan, nakataas ang dalawang kamay sa gilid, kapantay ng balikat, at pinapaikot ito patalikod. Dahan-dahan mula sa maliit, papalaki ng papalaki ng papalaki. Ulitin nga natin ang video. Ayan. So ano kaya ito? A, backward arm circle. B, lateral trunk flexion. Or letter C, shoulder stretch. Ayan. Nakita ko na ang kanilang mga kasagutan. Ayan. Sabi ni Carl, A. Sabi ni Arabella, A. Gayun din si Eric, Giovanni. Ayan, si Chloe, letter C daw ang sagot. Meron din mga sumagot ng shoulder stretch. Oo, pero marami ang may sagot ng letter A. Ayan, sabi nga, kung ang sagot niyo ay letter A o backward arm circle, mahusay yun, mga bata. Bigyan niyo ang sarili niyo ng virtual clap. Ayan, o, so ito naman, dumako na tayo sa ikalawang bilang. Ayan, ano kaya ang gagawin ng bata sa video? Ayan, nilagay ang isang kamay sa baywang, inaas ang kamay, isa at ayan, binaluktot ang katawan patagilid, papunta sa kanan. Ito ba ay backward arm circle? Ito ba ay lateral trunk flexion? O ito ba ay pagbaluktot, pauna at patalikod? Ano kaya ang tawag sa kilos na ginawa ng batang ito? Sige nga, comment nyo nga ang inyong nasa kasagutan sa ating comment section. Ayan. So, hihintayin niya ni Sir Gail. Ayan, may sumagot na. Si Ellie, si Kim, yan, si Dustin, si Justin, si John. Ang sagot nila ay letter B, lateral trunk flexion. Tama kaya sila, mga bata? Tignan natin. Ang tamang sagot sa ikalawang bilang ay lateral trunk flexion. Ang galing, ang huhusay. Ayan, sumasagot pa sila Chloe, sila Micaela. B din ang kanilang sagot, lateral trunk flexion. Okay, dumako na tayo sa ikatlong bilang. Eto kaya, bakit kaya ang layo ng tingin ng bata sa video ito? O, ano kaya ang kanyang gagawin? Hindi na ba ang katawan? Inabot ang kanyang paa nang hindi tinutupi o binabaluktot ang tuhod. Ano kaya ang sagot dito? Ano ang ginawa ng bata? A, backward arm circle. Letter B, lateral trunk flexion. O letter C, pagbaluktot pauna. Ano ang sagot? Yan, sumagot na si G, si Russell, ang bilis. Si Gallagher, ayan, ang bilis nila. Ang bilis ng comment, puro letters yan. Ang nakikita, ang usay ng mga bata, ni Christelle, ni Russell, ni Justin, ni Eddie, si Giovanni, yan, ni Hart, ni Vash, Rohan, ni Arabella, ni Clo. Ang usay. Okay. Ayan. So, ang tamang kasagutan sa ikatlong bilang o bilang tatlo ay letter C. Ayan, pagbaluktot, pauna. Okay, dumako na tayo sa ikaapat na bilang. Ito, nakatalikod ang batang ito. Ano kaya ang kanyang ginagawa? Ayan, so nilagay niya ang dalawang kamay, isa sa taas at isa sa ibaba. Pinag-abot niya ang kanyang kamay. Ano kaya ang tawag sa kilos o galaw na ito? Ayan, A, shoulder stretch. B, lateral trunk flexion. Or letter C, pagbaluktot, pauna at patalikod. Ayan, so number 4 na tayo, sabi ni Chloe. Ayan, may sumagot din ng letter A. A, James A, Gabriel A, Christel A, Carl. Ang bibilis nilang sumagot o ang sagot nila ay letter A lahat. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Ay, tama, mahusay mga bata. Ang sagot dito ay letter A, shoulder stretch. O dumako na tayo sa huling bilang. Bilang 5. Okay. So ito kahapon, ito last time, no, na pinahanap ko kayo ng kapareha. Diba? Tapos nung nakahanap na kayo ng kapareha, eh, ito yung pinagawa ko sa inyo. Pinaupo ko kayo sa sahig at na magkatalikod habang nakahawak ang mga kamay. Ayan, pagkatapos noon sa aking hudyat, kayo ay aking pinatayo gamit ang inyong mga paa. Pinaglapit natin ang paa. Marami sa inyo ang nahirapan at marami din sa inyo ang mahusay ang pagkakagawa nito. Ano kaya ang tawag dito? Yan. Ano ang tawag dito mga bata? Yan. Ito ba ay ring the dish rug? B, Chinese get up? C, shoulder stretch? Ayan, sabi ni Erich. B, sabi ni Chloe, ganyan din. B, ganyan din si Russell, si Justin. Sino pa? Ayan, si Hart. Ayan, si Chloe, si Joanna. Ang sagot nila ay letter B. Tama ba sila? Okay, ang tamang sagot sa number 5 o kalamang bilang ay
Chinese, get up. Ang husay mga bata, nakakatuwa sapagkat naaalala nyo pa ang ating nakaraang aralin. Ayan, mga bata, ngayon kayo ay inyayahan kong tumayo sa ating mga kinalalagyan. Sa hudyat ng aking tito, tayo ay mag-i-stretching, igagalaw natin, iunat natin ang ating mga katawan. Handa na ba kayo mga bata? Tumayo na. Ang pito, ibig sabihin, ihanda na ang ating mga sarili. Ano ang ating gagawin? Ayan. O, nito, i-stretch muna natin ang ating mga katawan. Ha? Mag-unat-unat muna tayo. Gawin muna natin ang lateral trunk flexion. Ayan, tumayo, naka-stride position, itayo, paghibalayin ng dalawang paa katulad na nakikita ninyo dito sa ating video. Ayan, pagkatapos ilagay isang kamay sa baywang, itaas ang isang kamay, at ibaluktot ang ating katawan papunta sa kanan. Handa na. Ready? Sa bilang na apat. 1, 2, 3, and 4. At bumalik sa dating posisyon at pwedeng gawin sa kabila naman. 1, 2, 3, 4. Ayan, naiunat naman natin ng maayos ang ating katawan. Ayan. Ano ang susunod natin gagawin? Ito naman. Okay. So nakikita ninyo ang unang posisyon ng bata, naka-stride standing position. Naka-stride. Tumayo ng naka-stride. Magkahiwalay yung paa. Yan. Pagkatapos, yung kamay natin na nasa gilid. Ayan. O sige, susundan lang mga bata ah. Ayan, nakikita natin yung nasa video. Ayan, itaas natin ang dalawang kamay. Ayan, nakataas na ba? Yes, sabi ni Erich, nagawa ko po. Yehey, success! Ayan, ang galing. Opo. O, sige, ito na. Pangalawa na to, nakataas na yung dalawang kamay. Okay, pagkat na itaas na ang dalawang kamay, ayan, ngayon naman, itataas natin ang ating sakong. Ayan, tingnan nyo ang ginawa ng bata at into, manatili lamang kung ano yung posisyon na nakikita sa video, ha? Yan, bibilang ako ng 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. At ibalik o bumalik sa dating posisyon. Ayan. So, pwede natin yung gawin mga bata ng paulit-ulit eh, para ma-stretch ang ating mga binti, ang ating katawan, sa ating mga kamay. Okay? So, nagawa nyo ba? Nahirap bang gawin itong ating gawain na ito? Ayan, hindi po. Ayan. Madali po, kayang-kaya natin, Tutor JL. Ayan. Ito naman ang kasunod. Tayo naman ay mag-i-inhale. Ayan, nakikita nyo ang posisyon ng bata, magkadikit ang kanilang paa. Ngayon, ang gagawin natin, pagbubukahin natin ito, naka-stride standing position, at ang kamay ay nasa inyong mga baywang. At mag-i-inhale, exhale tayo. Ayan. Inhale, exhale. At babalik sa unang posisyon. Ayan. At pagkatapos, gagawin din natin sa kaliwa. Pakaliwa. Ibuka ulit ang ating mga paa. Paghiwalayin. At inhale, exhale. Ayan. Mga bata, itong tatlong gawain na ating ilinagdag, no? Ay makakatulong sa ating lahat, sa inyo rin mga bata, upang makabuo tayo ng routine, okay, sa pag-i-ehersisyo. Mamaya magagamit natin itong mga gawain na ito. Okay, mga bata. Ayan. So, sabi ko nga, tanong ko nga, isasagawa nyo ba ng maayos? Okay, at tamang paraan ng pag-i-ehersisyo? Ayan. Sabi nga ng ilang mga tutis natin, opo, tutor, opo, sabi ni Carl, mahusay at nakakasunod po sila. Meron din namang hindi nakakasunod, pero mga bata, huwag susuko, paulit-ulit lang natin gawin ng maayos at makukuha din natin ito sa susunod. Ayan, opo, opo. Na isasagawa, sabi nila Josephine, nila John Zachary, yes, napakahusay. Kaya naman, binibigyan ko kayo ng palakpak. Okay, pinapalakpakan ko ang aking mahuhusay, ang aming mahuhusay na duties. Kaya dapat i-level up pa natin ang ating gawain ngayong umaga. Okay, ano kaya ang susunod nating gawain? Mga bata, alam niyo ba ang awiting tong 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 pakitong tito? Ayan, opo, sabi ni Gallagher, opo, alam po namin yan. Sabi ni Eric, yehey, excited ulit silang awiting itong tong tong pakitong tito. Okay, aawitin ko muna.
pagpasensyahan niyo na yung boses ni Tutor JL, pero aawitin ito para sa inyo. Tong 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 takitong ito, alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Pwede ba natin ulitin? Sasabay kayo? Okay, sa bilang, sa hudyat na tatlo, 1, 2, 3. Tong 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 tapitong pitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Ay, ang husay natin mga bata. Meron pa tayong pwedeng gawin dito. Lagyan kaya natin ng kilos at galaw. Oh, sige, lagyan natin ng kilos at galaw. Thank you, Arabella. Maganda ang voice mo, Tutor JL. Parang kayo din. Maganda din ang inyong mga boses. Wow. Oh, sige, gayahin natin itong batang nasa video habang inaawit natin ang tong-tong pakitong-pitong. Oh, ready? Yan. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Ulitin natin. Tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Ayan, diba? So mga bata, pwede pala tayong kumilos, no? Mag-ersisyo habang umaawit, no? Nakakatuwa, diba? Okay, ito ang tanong ko mga bata. Anong bahagi ng katawan ang iyong ginagamit sa pagsasagawa ng kilos ng awit? Ano nga ba yung ginagamit natin sa ano, mga bahagi ng katawan natin habang kinakanta natin yung tong-tong-tong pakitong-pitong? Ha? Hello po, Ma'am Rowena. Ayan, anong ginagamit natin? Yung katawan natin. Bahagi ng katawan natin. Ayan, sabi kamay. Ayan, very good, Erich. Kamay at yung mga braso. Ayan, o. Diba itong tong-tong pakitong-pitong, eh pwede palang ano, makatulong para mapalakas natin ang ating mga braso. Ayan, kung naisagawa nyo ng maayos ang ating gawain na tong-tong-tong pakitong-pitong, pwede ba kayong mag-comment ng ano, ng, or pwede ba kayong mag-send ng smiley sa ating comment section? Ayan, ibig sabihin, naisagawa ninyo ng tama. Ayan, opo, meron ng mga, meron ako nakikita ng mga smiley sa ating ano, sa ating comment section. Kaya naman, next level na. Diba? Parang ito sa speed game, sabi niya, next level na. Ayan. So, ano pa ang gagawin natin? Kung nakaraan, kayo ay pinaghanap ko ng kapareha, ngayong linggo na to, maghahanap ulit kayo ng inyong kapareha. Sige na, maghanap kayo ng kapareha ninyo. Dali. Ayan, thank you Arabella, Christelle, and Carl. Ang dami namang smiley niya, nakakatawa. Althea, hello. Ayan, may mga smiley na sila. Marie, Abonalia, hello. Ayan, so nakahanap na ba kayo ng inyong kapareha? Ayan, kung meron na kayong kapareha, ano ang gagawin natin? Okay, so kaharap ang inyong kapareha, maghawa kayo ng kamay. Yan, maghawa kayo ng kamay. Naku, exciting itong gagawin natin. Ayan, meron na po, sabi ni, ano, ni Erich. Ayan. Ayan, meron na rin silang kapareha. O anong gagawin? So magkahawak na ba kayo ng kamay? Kung magkahawak na ng kamay, ayan, itaas ang isang kamay na magkahawak. At tulad ditong nasa video na ito. Ayan, magkahawak ang isa ay sa ibaba. Ayan, tignan niya. Tignan natin itong video kung paano niya sinasagawa. So, partner, magkahawak ng kamay, nakataas. Yung isang magkahawak ng kamay at ang isa naman ay nasa ibaba. Okay? Pagkatapos niyan, yan, umikot sa ilalim. Yan, nang nakataas ang mga kamay hanggang ang magkapareha ay magkatalikuran. Nagawa niyo ba mga bata? Nagawa niyo ba? Ayan, kukuha pa siya ng... Kukuha pa daw ng ano, ng kapartner. Okay lang, kahit wala pa ngayon, mamaya pwede nyo pa rin gawin yan.
kapag hindi na busy si nanay, si tatay, si kuya at si ate. Ayan, opo, naisagawa na rin, nagkatalikuran na sila. Ayan, o pagkatapos niyan, pwede niyo ulit gawin niyan. Okay, kung saan, sa magkahawak na nakataas ang kamay, doon din kayo iikot. At pagkaikot ninyo, muli kayo ay magkaharap muli ng iyong partner. Pwede niyong gawin ito ng paulit-ulit. Ayan, o diba, nagawa nila. Para sila talaga sumasayaw ng sureya, no? Na nakadipa ang kanilang mga kamay. Alam niyo ba mga bata, habang isinasagawa niyo ito, na nai-stress din ang ating mga braso, ang ating mga shoulder. Okay mga bata, meron lang, maglalambing lang si Tutor JL. Pwede ba natin gawin ito ng apat na beses habang kinakanta ang tong-tong-tong pakitong-titong? O mga bata, paalaala lang sa pagsasagawa nito, dahan-dahan lang at mag-iingat, siguraduhin may kasama kayo nakakatanda. Ayan. Hindi ba? Okay. So, simula na. Si Sir Tutor JL ay aawit. Okay? So, aawit din kayo habang isinasagawa ito. Ayan. Tong, 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 pakitong, kitong, halimango, sa dagat, malaki at masarap, mahirap, mahuli, sapagkat nangangagat. Alright, mahusay mga bata. Ayan, naisagawa nyo ba ng buong husay ang ring the dish rod? Ayan, naisagawa nyo kaya? Okay, kung ito ay naisagawa ninyo, pwede ba kayong mag-comment ng heart o pusuan nyo naman ng ating activity na ring the dish rod? Ayan. Okay, kung meron ng puso, ayan, nakikita ako na ang dami nakangiti. Opo, ayan, yung mga comments ng ating mga tutis, mukhang nag-i-enjoy sila sa ating mga gawain. Ayan, so, at dahil may mga puso na, ang dami naman heart, salamat. Puso rin para sa'yo. Ayan, handa na sa susunod na gawain. Ano kaya, thank you Chloe and Desiree. Ayan, next time naman, aawitin natin ang umupo, tumayo sa tono ng Rocking the Boat. Alam nyo ba yon? Sit down, you're rocking the boat. Sit down, sit. Ngayon, kaawitin natin ito sa Tagalog. Umupo, tumayo, gumagalaw ang bangka. Umupo, tumayo, gumagalaw ang bangka. Okay. So ngayon, lalagyan natin ito ng action. Gagayahin lang natin yung bata na nasa video. Okay, handa na. Umupo, tumayo, gumagalaw ang bangka. 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 Ang galing na isagawa nila, no? Nakakapag-ehersisyo na sila. Na-enhance pa ang kanilang husay sa pag-awit. Okay, napapansin nyo ba dito na ang bahagi ng katawan na ating ginamit ay ang ating binti, no? So, naipapalakas nito ang ating binti, mga binti at tuhod. Ayan. Okay. Ngayon mga bata, sa lahat ng activities o gawain na ginawa natin ngayong umaga, gusto ko namang bigyan o marinig o makita o marinig mula sa inyo mga tutis ang grado na iumarka na ibibigay ninyo sa inyong sarili. Okay? 5 points ang bibigay ninyong, 5 puntos ang ibibigay ninyo sa inyong sarili kung naisagawa nyo ng maayos lahat ng ating gawain ngayong umaga. Napakahusay mo. 4 na puntos naman, kung mahusay ka, 3 naman, tatamtaman ang iyong galing. 2, kailangan pa ng ensayo. 1, hindi magaling, hindi ko naisagawa ang mga gawain. Sige nga mga bata, bigyan nyo nga ng puntos ang inyong mga pagsasagawa or ginawa ngayong umagang ito. Ayan. So, ayan, nakikita ko na yung mga comments nila. Ayan. Si Erish na 5 ang kanyang ibinigay. Mahusay, anak. Ayan. Ganun din si Heart. 5. Si Russell. Ayan. Si Neil. Si Erish ulit. 5 talaga, no? So, 10 na yun, Erish, kasi nakadalawang 5 ka na. Ayan. Si Zaydel, si Marie. 5. Lahat sila ay 5. Napakahusay nyo, mga bata. Ayan, tandaan mga bata, ang pag-awit habang kumikilos
ang katawan ay isang kasiyasiyang gawain. Makatutulong ito upang ikaw ay makapag-relax at sumaya. Gawin ito araw-araw upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayan, ano ang iiwan ko sa inyo ngayong umaga ito? Okay, maging malikhain mga bata. Gumawa ng ehersisyo gamit ang iba't ibang kilos o galaw. Gawin ng kilos habang inaawit ang bahay, kubo, kahit munti. Huwag kalimutang i-video ang inyong gawa. At pagkatapos nito eh, i-share nyo ang inyong output sa ating FB page na output mo, i-share mo, Mapi3E2Live. Para sa susunod na session natin, i-feature natin ang inyong mga gawa at bigyan natin ng award na PE na kamahusay na Tutors of the Week. Ayan, tawagin na natin si Tutor Bernard para sagutin at sabihin kung ano ang sagot sa ating Mapi3E2Live. Tuwa ako kanina yung gumaga ng ganun, di ba? Ayan, may mga gumagumit sa dagat. Nakakatawa. So, yun nga, inaabangan natin lagi sa ating PE3 session na kay Tutor JL sa isa na namang napakasaya na PE3 Kitulay Tutorial sa ngayong araw na to. So, gaya ng pinangako ko, sabi ko, babalik ako para sagutan natin sama-sama ang Mapi Trivia for the week natin sa PE. So, ang tanong ulit natin, ano itong salita na kung saan pinagsamang sayaw at awit na ang ibig sabihin ay pagsasayaw habang umaawit? Ito yung pinagsasabay. Okay, so tingnan natin kung may mga nakasagot. Actually, Tutor JL, kanina nung tinanong natin to, may pahabol, hindi ko na lang siya na-mention, pero may nakasagot na. So sabi ni Flora Amber Bacani, sayawin daw. Si Erin Miranda, sayawin ang kanya sagot. Sino pa ba? Si Mikaela Pineda, sayawin din ang sinabi niya. Johanna and Remedio. So ano po yung sagot natin, Tutor JL? I-reveal na natin. I-reveal na natin, Tutor Word. Kung alam na nila yung sagot. Ang galing nila. Yes. Sila, nakinig talaga sila sa iyo. Nakinig. Ayan. Tutor Word. Sayawin. Tapos mamaya Tutor JL, pagka tinawag natin sila Tutor Nathan at saka Tutor JL, meron silang in-mention na bata kasi nakakatawa yung ginawa. Pero later na lang para ma-excite sila sa gagawin nila. So yun ang ating PE3 Kitulay tutorial session sa araw na ito para sa PE. At susunod na sa atin ang ating pinakaabangan na Health 3, kung saan tuturuan tayo maging malusog at masigla ng ating dalawang tutor, sila Tutor Nathan at Tutor Jen. So, hello po kala Tutor Jen, Nathan, Tutor Jen. Hintayin natin sila. Sila na ang ating next. Ayan. Hello Tutor Nathan and Tutor Jen, welcome back. Ayan, maraming salamat. Tutor Bernard at saka Tutor JL sa inyong itinuro sa amin ngayon talagang sabi ko, hinihintay ko yung pito, talagang pumito nga. Ginagawa namin yung syempre, no? Sumasayaw na kami, kumakanta pa kami. So, ganun ang sinasabay namin yung pagsayaw sa awit. So, yun pala sabi ko, feeling ko sayawit yung trivia ng PE, eh. Tama nga ako. Talagang sumasayaw yung pito sayawit. Tutor Jet? Ayan. So, maraming salamat, Tutor Bernard, Tutor JL. Ayan. So, see you later pag may oras pa tayo. Okay, nandito pa din ang ating mga live viewers. Alright, so basahin muna natin, Tutor Jen, yung ating mga Mapi3Rific tutis. Ayan, sabi ni Arabella Pagaran, tapos na po ba? Hindi pa tapos dahil may ibibigay pa kami ni Tutor Jen sa inyo ngayong umaga na ito. Kami naman ni Tutor Jen ang magtuturo ng asignaturang health, no? Part pa din siya, syempre, ng Mapi3. Ayan, thank you daw, sabi ni Desiree Gutierrez. Thank you, Tutor JL and Tutor Bernard. Maraming salamat, sabi ni Catherine Bascos. Alright, Tutor Jen! Yes, at syempre, kasama din natin dyan si Erich Bacani. Napaka-bibo niya. Lagi ko siyang nakikita every week. Ayan, yes. Si Justin at si Althea. Hello sa inyo! At kung ready na kayo, mag-uumpisa na tayo. Ayan. Alright, so Tutor Jen, ipa-full screen natin yung ating presentation para makita ng ating mga Mapi3Rific tutis. So habang naghihintay tayo ng presentation ni Tutor Jen, ayan na.
binabati natin, no, yung mga nanonood. At huwag kalimutan syempre mag-share ng ating live ngayon. Oo. Para hindi na para mas marami tayo ang makakalam. Oo. At marami tayong ma-reach, no, ng ating Edulay online tutorial ngayon. Handa na daw si Raymer Faith. Gayon din, handang-handa na din si Eunice Angela C. At si Heart Denise Asher. Ayan. At syempre, yun nga, gaya ng sabi namin kanina, natakot ba kayo kay Tutor Bernard at kay Tutor JL? Ako hindi eh. At syempre, kung kayo ay hindi natakot, kayo ay pwede syempre magsuot ng inyong Halloween costume. At pwede nyo po yung i-post sa aming social media account. No? Ipipost nyo lang sa DepEd Edulay Facebook group. O di kaya ay sa MAPE 3 Edulay na Facebook page para ma-feature namin ni Tutor Jen next week, di ba, Tutor Jen? Oo, tama. Baka malay nyo isa na kayo sa mapili na Gentusiastic Tutor or Tutee of the Week. I-feature namin yan next week. Yan, next week, no? Okay, Tutor Jen, ano bang pag-aaralan natin ngayong linggo na ito? Ayan. So sa linggong ito, ang pag-aaralan natin ay ang pag-iwas sa iba't ibang klase ng malnutrisyon. Siyempre tayo pa rin ay nasa unang markahan at aralin 5 at 6 na tayo. Gamit pa rin siyempre ang module na pivot. Ayan. Kasama niyo ko at si Tutor Nathan. Ayan. Ayan. Alam mo ba, kanina Tutor Jen, habang tayo ay naka-live broadcast, umpisang-umpisa pa lang, abay, may nag-pop up sa notification ko, may nagpadala nga ng kanyang picture. Yan ay walang iba, kundi ang Gentusiastic na Tutee at Nathan Tanging Mapre-terrific Tutee natin na si Galia Girl Aguila mula syempre sa Batangas yan. Ayan, hello, I'm Galia cute. Girl. Kita-kita sa screen na nanunood siya sa atin ngayon. Kaya ini-invite natin, Tutor Jen, ang mga MAPE Terrific Tutees na mag-send din ng kanilang Halloween costume para ma-feature yan ni Tutor Jen next week. Yes. Ayan, Tutor Jen. Thank you. Ayun. So, bago tayo mag-umpisa, si Tutor Nathan ay magbibigay muna ng trivia sa atin. Tutor Nathan. Ayun. Gaya ng PE kanina, nagbigay sila ng kanilang trivia. Kami dito sa health ay meron din. Ano ang tawag sa pagpili ng tama o wastong uri ng pagkain? Uulitin ni Tutor Nathan, ano ang tawag sa pagpili ng tama o wastong uri ng pagkain? Maari nyo nang i-comment sa ating comment section para mamaya marireveal na ni Tutor Nathan kung ano ang tamang sagot. Ayan, may binigay kami na clue. Ayan, meron siyang siyam na letra. Ayun, siyam na letra at meron ding N, letter T, I, Y at letrang N. Ano kaya yan? I-comment nyo yan dahil mamaya babalik ako at i-reveal ang tamang sagot sa ating MAPE Trivia. Yes. Pero sa ngayon, ibibigay ko muna ang screen at ang floor kay Tutor Jen para sa isa na namang Gentusiastic na aralin. Tutor Jen? Thank you, Tutor Nathan. At aabangan ka namin mamaya, ha? Alam mo ba na Tutor Nathan, meron ng mga sumagot sa ating comment section. Pero mamaya muna yan, babalik si Tutor Nathan pagkatapos ng ating aralin. So ang ating layunin sa session na ito ay inaasahan kayong mailalarawan ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang malnutrisyon. At syempre, upang mailarawan din ang mga wastong gabay sa nutrisyon. Ayan. So bago tayo mag-umpisa o dumako sa ating pinaka-aralin, nais ko munang isipin nyo ang mga katanungang ito. Una, paano nga ba makakaiwas sa malnutrisyon? Ayan. Ikalawa, ano-ano ang mga masustansyang pagkain na maaaring makatulong upang maiwasan ang malnutrisyon? Ayan. Napag-aralan din natin yan noong nakaraan nating session, hindi ba? Na ang malnutrisyon ay ang, okay, ang ibig sabihin nito ay kakulangan o sobra sa nutrisyon na pumapasok sa ating
katawan. So hindi porke sobra ang o payat ang isang bata kung ang nutrition nito ay sapat, okay, hindi natin masasabi na siya ay malnourished. Gayon din ang mga batang matataba, hindi ba? Hindi porke mataba sila, hindi ibig sabihin na sila ay malusog. Kailangan ang isang bata ay masasabi nating malusog kapag sapat at wasto ang mga nutrients na pumapasok sa kanyang katawan. Ayan. Magpatuloy tayo. So maraming mga paraan upang makaiwas tayo sa malnutrisyon at maging masigla at malusog ang ating pangangatawan. Una na riyan ay ang pagkain ng mga masusustansyang pagkain. Saan ba nga natin makukuha ang mga masusustansyang pagkain? Sige nga, i-comment ninyo sa ating comment section. Ayan, sabi ni Vaz, sa gulay po. Ayan, tama. Ayan, sabi ni Giovanni Bacani, balanced diet. Sabi niya daw, kailangan daw na magkaroon ng balanced diet ang isang tao, ang isang bata, upang makaiwas sa malnutrisyon. Tama. At ano pa nga ba, para makaiwas tayo sa malnutrisyon, kailangan din nating mag-ehersisyo or exercise. At ang ehersisyo ay hindi kailangan komplikado. Okay? Alam niyo ba na ang simpleng paglalaro lamang ay isang uri ng ehersisyo? Ayan, yung paglalaro ng physical ha. Kaya kayo, dahil mas marami kayong oras sa inyong mga tahanan, ugaliin din ninyo na maglaro ng mga physical games, hindi lang puro gadget or puro screen time, hindi ba? Kaya nga, di ba, pag minsan yung mga magulang nyo, nagagalit sila or binibigyan kayo ng specific time para lang mag-cellphone or gumamit ng gadgets, that is because gusto nila kayong ma-exercise din at gumawa ng mga physical na mga activities. Dahil isa yun sa mga susi para tayo o para kayo ay maging malusog at makaiwas sa malnutrisyon. Ang sabi ni Valid Orias, nagbabike daw siya. Tama! Isang magandang ehersisyo yan, Valid. Ayan. Pero siguraduhin lamang na huwag lalayo dahil bawal pang lumabas yung mga bata ngayon, hindi ba? Ayan. So ano nga ba ang ibig sabihin ng nutrisyon? So kapag sinabi nating nutrisyon, ito ang pagpili ng tama o wastong pagkain. Ulitin ko, tama o wasto. Ibig sabihin nito, hindi lahat ng pagkain ay may nutrisyon na naibibigay. Okay? Kaya kailangan maging mapili tayo at mapag-obserba sa mga pagkain na ating kinakain. Piliin lamang ang mga pagkain na sadyang nakapagbibigay ng nutrisyon, ng sapat na nutrisyon sa ating katawan. Pangunahin na pagkakaroon ng maayos na kalusugan ay ang pagkain ng tamang dami at uri ng pagkain. Ayan, sabi dito, tamang dami. Okay? So, hindi rin pala pwede ang sobra sa pagkain. Oo, lahat naman ng sobra nakakasama yan sa katawan. Kaya, mainam na maging observant tayo or maging mapili sa ating mga pagkain. Ayan. Ang sabi ni Zaydel Hernandez, favorite ko po ang apple, potatoes, and carrots. Napaka-nutritious naman yan. Ayan. So, saan ba natin makukuha ang mga pagkain na mayaman sa nutrients o mga tamang nutrisyon? Ayan. Una ay ang carbohydrates. Sulitin nyo nga yun. Carbohydrates. Ayan. Carbohydrates ay ang pangunahing pinanggagalingan ng lakas ng ating katawan. Ayan. Ang mga carbohydrates, ito yung mga kadalasan nating kinakain sa bahay. Unang source ng carbohydrates ay ang, sige nga, sabihin nyo sa comment section. Ayan. Ang pinakaunang source, yes, very good si Giovanni Bacani. Ang sabi niya, rice or kanin. Tama. Ang carbohydrates, makukuha natin yan sa pagkain ng kanin. Ayan. Ng bread, tinapay, at mga iba pang root crops or mga yung mga pagkain or mga prutas na
nanggagaling sa ilalim ng lupa. Root crops, ayan. Ayan, ikalawa ay ang protina. Ang protina or proteins in English ay tinatawag na building blocks ng ating katawan. Building blocks dahil kailangan to ng ating mga tissue para ito ay lumaki at maging maayos. Ayan, kailangan kasi ng katawan natin ng protina para yung mga tissue natin ma-develop at mas maging malusog tayo. Saan ba natin makukuha ang proteins o ang mga protina? Ayan, sa pagkain ng, sabi ni Brandon, sa pagkain ng gulay at meat. Tama, ayan, no? Nasa larawan natin. Pwede natin yung makuha sa chicken o sa manok. Ayan, sa isda, iba't ibang klaseng karne. Karne ng baboy or karne ng baka. Ayan, karne ng manok. Ayan. Cheese, ayan, at mga iba-iba pang mga root crops din. Ayan. Magpatuloy tayo. Saan pa natin makukuha ang mga masusustansyang pagkain? Sa mga fats and oils. Pinanggagalingan nito ng lakas. Kailangan natin ang fats and oils para maging malusog tayo. At saan natin makukuha yon? Base sa larawan natin, makukuha natin ang fats and oils sa pagkain ng keso, ayan, mga healthy na mga oils na ginagamit ni nanay sa pagluluto, at marami pang iba. Ayan. At syempre, hindi mawawala ang bitamina. Ayan. Tumutulong sa ating paglaki at mapanatili ang ating buhay. Makukuha natin ang mga ito mula sa iba't ibang uri ng pagkain na ating tinalakay noong nakaraan nating sesyon, hindi ba? Yung vitamina A, vitamina B, vitamina C at D. Ayan. Sapagkat hindi kaya ng ating katawan na gumawa nito o hindi niya kayang gumawa ng maraming ganito. So, kailangan nating suportahan o isupplement natin yung sarili natin ng mga vitaminang ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain na rich in vitamins and minerals. Halimbawa na lang ang vitamin C. Saan ba natin makukuha yan? Natural na makukuha natin ang vitamin C sa pagkain ng ano? Sige nga. Sa pagkain ng mga prutas gaya ng bayabas. Ayan. Ang bayabas kasi ay rich in vitamin C. Ano naman ang kakainin natin para maragdagan or mabigyan tayo ng vitamin A? Sige nga, i-comment ninyo sa ating comment section. Vitamin A. Ayan. Sa pagkain ng carrots. Ayan, tama. Ang sabi ni Arlene, gulay po. Ang sabi ni Yael ay lemon. Si Chloe Amber Lemon, sabi niya, para sa vitamin C. Vitamin A naman, pwedeng kalabasa or carrots. At marami pang iba. Ayan. Magpatuloy tayo. Narito naman ang mga gabay sa wastong nutrisyon ng Pilipino. Ayan. Ito daw yung mga gabay para mas mapanatili nating malusog at makaiwas tayo sa malnutrisyon. Ayan. Una, kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw. Sabi dito, iba't ibang uri. Okay? Dapat daw nakakakain din tayo ng mga iba't ibang klase ng pagkain, hindi lang yung nakasanayan natin. Minsan kailangan din nating mag-explore ng mga iba't ibang klase ng pagkain na nutritious. Okay? Kaya nga minsan yung nanay nyo, hindi ba, nagluluto siya ng mga gulay. Tapos halos lahat ng gulay andun na. Sino ba yung mga kumakain ng gulay dito? Ayan. Opo, sabi ni Russell. Ayan. So yun, kailangan daw natin kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw. At syempre, kailangan nating maging mapanuri sa mga pagkain na ating kinakain. Ikalawa, uminom ng gatas araw-araw at mga pagkain mula rito na mayaman sa calcium. Kasi ang calcium ay vitamina para sa ating mga buto. At if I may add lang, hindi ba yung mga babies kailangan ding i-supplement ng nanay ng breast milk from birth to 100 days old? Ayan. Or as long as may
breast milk pa yung nanay. Kasi ang breast milk daw ay ang pinaka-the best para sa mga sanggol o para sa mga babies. Kasama rin yan, okay? Dahil daw, yan ang pinaka, okay, pinaka masustansyang gatas na makakain or maiinom natin. Ayan. Ayan. Sino ba yung may kapatid dito na nag-breastfeed? Hindi ba? Napapansin nyo, napaka-bibo ng kanyang katawan at napaka-sigla niya. Okay, dahil masustansya ito. Ayan. Saan pa ba natin makukuha ang calcium? Sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain na mula sa gatas. Halimbawa dito ay ang keso. Ayan. Ano pa ba ang butter? Meron din yung taglay na calcium at marami pang iba. Okay. Gumamit ng iodized salt. Subalit, iwasan ang masyadong maalat na pagkain. Yan. Ang iodized salt, medyo close na siya sa itsura ng sugar. Okay? Sobrang pino niya, pero sobrang sustansya niya. Okay? Sa mga health centers, makakakita ka ng iodized salt. Dahil ito ay may sangkap Pinoy seal, ibig sabihin, very good siya sa ating katawan. At, di ba, noong nakaraan nating sesyon, na maiiwasan pa natin ang pagkakaroon ng thyroid. Ayan, yung paglaki ng ating thyroid dito sa ating, dito sa ating neck. Ayan, sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain na rich in iodine. Ayan, pwede rin nating makuha yan sa iodized salt. Ayan, pero huwag masyado ha. Ayan, tulad ng sinabi ko kanina, ang lahat ng sobra ay nakakasama sa ating katawan. Kumain ng maraming gulay, prutas at lamang ugat. Ayan, no? Tingnan niyo yung larawan natin. Yan dapat yung mga kinakain natin everyday. Okay? Everyday ba talaga, Tutor Jen? Oo, mas maganda. Everyday tayo nakakakain ng gulay at prutas. At syempre, panatilihin ang tamang paglaki ng bata sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang timbang. Ito ay para na sa inyong mga magulang, okay? Kailangan daw minomonitor or tinitingnan din ng mga magulang ninyo ang inyong timbang. Syempre, dapat kasi ang timbang ninyo ay nakabase sa inyong height para kayo ay magkaroon ng normal na body mass index. Okay? Ayan. So, dumako na tayo sa ating gawain. So, dito sa ating unang gawain, lalagyan lang ninyo ng check kung tama ang sagot or tama ang sagot na maiiwasan ng iba't ibang uri ng malnutrisyon at X naman kung hindi. Handa na ba kayo? Lagyan nyo ng number yung comment ninyo ha para hindi malito si Tutor Jen. Unang bilang, kumain ng masustansya at balancing pagkain. Ano kaya ang sagot sa number one? Ito ba ay tamang pamamaraan upang maiwasan ng iba't ibang uri ng malnutrisyon? Ayan. Ang sabi ni Chloe, ni Carl at ni Eunice, check. Okay. Tama ang sagot ninyo. Ikalawang bilang. Baliwalain ang programa ng DepEd o Department of Health hinggil sa pagpupurga ng bata. Hindi ba nagbibigay yung mga teacher nyo noon? Nung face-to-face pa, di ba, tinatanong or nagbibigay ng consent kung sino ba ang gustong magpapurga. Baliwalain mo lang daw yon. Tama ba yon? Ang sabi ni Mark Stephen at ni Eunice at ni Layjoy Pamintuan, X daw. Ang tamang sagot ay X. Ikatlong bilang, ang pag-ehersisyo ay hindi binibigyang halaga bilang bahagi ng gawain sa araw-araw. So, okay lang kahit hindi ka mag-exercise, makakaiwas ka pa rin naman sa malnutrisyon. Tama ba yon? Sa ikatlong bilang. Kung ang sagot nyo ay kagaya ng kay Carl, ng kay Chloe, ng kay Charlie, at ng kay Remedios na X, kayo ay tama. Ikaapat na bilang, naglalaan ng sapat na oras sa pagtulog at hindi nagpupuyat. Ayan. Ano kaya ang sagot sa number 4? Ang sabi ni Brandon, ni Clenchy, ni Elena at ni Erich, X daw. Ay, ano? Sorry,
check daw. Okay, tama ang inyong sagot. Ayan. At sa ikalimang bilang, kinagagawian ang pagkain ng masyadong matatamis na pagkain. Lalo na yung mga bata, no? Mahilig sila sa matatamis na pagkain. Tama kaya to o hindi? Check or ekis? Ayan. Ang tamang sagot sa number 5, kung ang sagot ninyo ay kagaya ng kay Chloe, Isaiah, Giovanni, at ni Desiree na ekis, kayo ay tama. Ayan. So, dumako naman tayo sa pagsasanay na ito. Sasabihin lang ninyo ang letra ng tamang sagot. Muli, iko-comment nyo sa ating comment section. Unang bilang, aling inumin ang kailangan ng katawan ng batang kagaya mo o katulad mo? A, tsaka, B, gatas, C, kape, o letrang D, soda. Ayan. 5/5 daw si Giovanni. Very good. Ayan, ang sagot ni Mark, ni Elena, ni Chloe, at ni Isaiah, letter B o letrang B. Tama, gatas. Ikalawang bilang, upang maiwasan ng malnutrisyon, alin ang nararapat kainin? A, masusustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. B, processed foods gaya ng hotdog at footlong. C, pagkaing matatamis gaya ng candy, lollipop at tsokolate. O letrang D, malulutong na sitsiriya at malamig na soda. Ano kaya ang sagot sa number 2? Kung ang sagot nyo ay kagaya ng kay Arlene, ng kay Vash, ng kay Elena, at ng kay Catherine na letrang A, kayo ay tama. Ikatlong bilang, alin pang usap ang hindi nagsasaad ng pangangalaga sa kalusugan? A, paglalaro ng computer games araw-araw. B, pagkain ng balansing pagkain. C, pag-ehersisyo araw-araw. O letrang D, paglalaan ng sapat na oras sa pagtulog. Alin daw ang hindi nagsasaad ng pangangalaga sa kalusugan? Sa ikatlong bilang, ang sagot ni Zaidel ay A. Gayon din ang sagot ni Elena, ni Pani, at ni Vascos Crises. Ayan. Tama ang sagot ninyo. Gentusiastic! Ayan. So dito naman, check or ekis lang. Ayan. Kung tama ang sinasaad ng pangungusap at ekis naman kung hindi. Unang bilang, kumain ng masustansya at balansing pagkain. Okay. Ang tamang sagot sa number 1 ay check. Ikalawang bilang, baliwalain ang programa ng Department of Health sa pagpupurga. Nasagot na natin kanina ito na ekis. Ayan. Binibigyang halaga ang pag-ehersisyo. Nasagot na natin kanina to na ay hindi binibigyang halaga ang gawain na pag-ehersisyo sa araw-araw. Yan ay ekis. At ikaapat na bilang, naglalaan ng sapat na oras sa pagtulog at hindi nagpupuyat. Tama. At kinagagawian ng pagkain ng masyadong matatamis na pagkain, yan ay ekis. Okay. Dahil dyan, napakahusay ninyo, kayo ay may health terrific badge. Yuhuu! Ayan. So, para sa inyong takdang aralin, sagutin sa paraang pa-video ang tanong na ito. Ibig sabihin, mag-video kayo. Okay? I-video nyo ang sarili ninyo. Paano mo mapapanatiling malusog ang iyong sarili? Paano mo mapapanatiling malusog ang iyong sarili? Ayan. Siyempre, i-share mo ang output mo sa i-share mo o output mo, i-share mo ang Facebook page ng Mapetri Itulay. At malay mo, baka ikaw ang mapili na Gentusiastic Chuti of the Week para sa ating susunod na session. Ayan. Isaisip na ang tamang nutrisyon ay dapat na isaisip at gawin tamang nutrisyon. Isaisip at gawin tamang nutrisyon. Isaisip at gawin. Okay, tawagin na natin ngayon si Tutor Nathan para sa ating MAPE Trivia of the Week. Tutor Nathan!
Ayan, maraming salamat, Tutor Jen, sa iyong pagtuturo, pagbigay sa amin kung paano kumain ng healthy, no? Kung paano, ano yung mga pagkain na dapat naming kainin. Para naman sa ating Mappe Trivia, ngayong araw na ito, i-reveal na natin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa pagpili ng tama o wastong uri ng pagkain? Ang tamang sagot, i-comment niyo sa comment section, pero ang tamang sagot ay nutrition. Alright. So yan ang tamang sagot sa ating Mappe Trivia of the Week dito sa Health 3. Huwag kalimutan sagutan ang takdang aralin ni Tutor Jen para kayo ay ma-feature bilang Jenthusiastic Tutee of Tutor. The Week sa susunod na linggo. Ayan, Tutor Jen. Yes, maraming salamat sa pakikinig ninyo at aabangan ko kayong muli sa ating pagkikita-kita sa susunod na week. At mahalin nyo, isa kayo sa ating Jenthusiastic Tutee of the Week. Maraming salamat! Maraming salamat! Paalam! Happy Paalam. Lunch! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Eatlay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Eatlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Eatlay!